Magandang araw po. Ito po yung order naman na sa atin, 6-inch na chamber with burner. Kaya susubukan po natin. Ano po? At ang pagsisindi po nito, bali tulad po nito, naglagay ako ng gasolina na 20% po ang gasolina nito. 80% po yung oil. So ang gagawin lang po, kapag nag-mix tayo nito, isi-shake lang po ng gusto. Ayan. So nung una pa, naishake ko na ito. At least 5 minutes po na shaking para ma-mix po ng gusto yung oil at saka gasoline. Then, pagkatapos po, ito po yung gagawin natin pansindi. Ayan. So, maglalagay na po tayo. Konti lang po. Para sa pang-start up niya lang. Ayan. Kasi pag na-mix natin ng gusto, pag na-dilute natin ng gusto, mas maganda po yung kasi yung outcome nito. Madali po siyang magsindi. Ayan o. So, pagkatapos niyan, maglalagay na po tayo ng hangin. So, hintayin po natin na mag-i-start up siya. Bago tayo maglalagay ng oil, pure oil. Ayan po, kung pansin ninyo, yung pan niya, gumagalaw po yan, yung twisted oil extractor niya. Ayan, blue na siya. So, hintayin lang po natin. Pag normal na po yung sindi niya, doon na po tayo magdadagdag ng pure oil. So, nakahanda na po tayo ng used oil soup. Anong used oil na ilalagay dyan mamaya. Yan, may mix pa yan. 20% yung gasoline at 80% yung used oil. Motor oil po yan. Ayan, kung pansin ninyo, napakadali pong mag-sindi pag ganun ang gagawin. Saka, malinis po talaga yung chamber natin kasi walang tissue, walang karton. At talagang gagalaw ng gusto yung ating twisted oil extractor. Kasi pantay yung baba. Ay, kung pansin ninyo, bumaba po yung ating bumaba na po yung apoy niya. Pero pagkaubos na po ng yung gasolina. Pagkaubos ng gasolina, kusa na pong yung oil na lang ang nakasindi. So ibig sabihin, uminit na po yung oil. So yan na lang po yung hintay natin at babalik na po yan sa pupunta na po yan sa pagka normal niya na naman. So ayan, hintayin lang, patay lang natin konti yung pan natin. Ayan. Hintayin na lang po natin nalalabas yung kanyang apoy. Iba po kasi yung D4 lang, mas madali siyang i-preheat. Ang tendency po kasi kapag pinapalakasan natin na hindi pa siya uminit yung oil, hinihipan po yan ng hangin. Malamig pa po yung hangin na humihip sa oil, kaya maaring kaya niyang patayin o pababain ang init ng oil. Kaya kung pansin ninyo, parang umaakyat na yung apoy. Kaya pwede na tayo magdadagdag ng lakas ng hangin.
Ayan po. Hintayin na lang natin na aakyat yung apoy niya. Ayan, kung pansin ninyo, hindi masyado pansin na. Ayan, yung oil distractor, ayan o, gumagalaw po. At saka konti lang po yung inilagay natin kasi pansin din lang yon. So kapag normal na yung init niya, doon na po tayo maglalagay ng puro na oil. Hindi po pansin yung apoy kasi maliwanag po eh. Layo lang natin tong cellphone kasi mag-overheat. Ayan po, lumalabas na yung apoy niya. Magdadagdag na po tayo ng oil. Hihintay naman tayo ng konti. Wala na pong halo yan na gasolin. Ayan po, nagsisimula nang ma-activate yung pressure sa top hole niya. Ayan at umiinit na po talaga. Hintayin po natin na may lalakas pa po yan. Ayan po kung pansin ninyo, malakas na po yan. Kaya lang hindi natin pansin dahil nga sa maliwanag. Yung pan po natin, yung pressure, ay yan po, labas na labas po yan kasi ang top po natin, ang top pressure is 12 po yan, 12 volts po yan. So, subukan nating salangan at makikita ninyo. Yan po. Yan, kinakaya niya po itong Abot na naman yung kamay ko. Mainit. Hindi ko wala po akong gloves. Kuha pa ako ng little gloves.
Oh, ito po. Ayan. Kung pansin ninyo, kinakain niya po yung ating inilagay. Ayan o. Sa gabi po, talaga napakalakas po nito. Kita, ayan o, mainit na yung gloves ko. So, ganun lang po yan. Parang, kung tinitignan nyo, parang mababa lang yung apoy. Dahil nga po sa slanting ng ating butas sa pressure. Ano na siya magtutulak palabas. Mas may tutulak niya kasi palabas kapag ganyan ang tumba niya. Pansinin ninyo. Ayan o. Ayan o. Umaabot po talaga sa gloves ko. Yung apoy niya. Tignan nyo yung pressure sa baba. Ayan. Lata. Pilitan ng gloves. Ang ganda pa preto-preto ba? O? Oh? Ah. Ayan po ma, yung 6-inch burner ninyo. At pakita ko po sa inyo. So hanggang dito na lang po. Ito po yung 6-inch natin. At yung butas po natin ay nasa 36 na butas po yan. So universal po. Yung ating burner naman na yan ay pwede po sa D4. Same lang po yung size ng D4 at saka the size na burner natin. So, ganito na lang po.